Sangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Isang pinagpalang Pasko sa inyo lahat. Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Sa araw na ito, puso tayo nagpapasalamat sa Diyos para sa pinakadakilang handog na sa ang kanyang putong na anak. Nananahan ang Diyos sa aming pinig upang lahat ng naranasan natin ay hindi mag-iba sa Kanya. Ang ating mga kagalaan sa akin, ang mga pabasa at ako, ang mga kailangan at lakas natin, maging panahon na walang masayang pagitibol ng pagdiriwan namin ngayong Pasko. Mga kapatid, tinibol tayo bilang mga kaanin ng mga kaanin Diyos, kaya tutulog tayo sa mga kaanin ng Panginoon ng paglalaman ng Diyos. Sino mo ito na pagpagalim sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating ang nagpagpagalaya ng mga kasalanan ng nagsisisi. Kristo, kaawaan mo. Thank you.
narito, sisigaw ko ang nagbabag tayo. Dahil sa galaw, sama-sama sila maawin. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawin kayo ang mga buong-buong nitong Jerusalem. Pagkat ang hirap ng Diyos na Panginoon ay kanyang inilig. Tinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng buong na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mga ngayon.
siya ang itinilaga niya ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang manunig na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang Diyos ay manunig ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinuko sa pamamagitan ng kanyang pangyarihan sa lupa. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay tumuto sa kanan ng Diyos ang kapangyarihan sa lahat. At kung paano higit na nihama ang pangalan na binigay ng Diyos sa anak, gayon din siya ay higit na nihama sa mga anghel sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Hindi rin niya sinabi kaniman sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At ang susubuin na ang Diyos ang kanyang buntong na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, "Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayin po ang lahat
kuskus ng pag-ibig at katapangan. Tinanggap niya mula sa ama ang kapangyarihan ng kalapilaan ito bilang buktong na ang mabuting balita ng Panginoon. Pinutuloy ka namin, Panginoon Jesucristo. Maligaya ang Pasko po sa inyo lahat. Mahal ka ng Diyos. Bahagi po ng ating pag-iwas na usap ay muli tayo pinalalahanan na ang kapilang kapistahan na ito ng kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo na siya ang hinihintay natin at ating po pinag-ilay-ilay ng din sa loob na siya ang araw na pag-unupena natin sa simbang kali. At ang mensahe na pinamamanin sa loob ay ang salita na naging tao, ang Diyos na naging tao, at inayos ni Jesus na ito ay makita sa sanggol na nakapalo sa lampin sa sapsapan ng Bethlehem. So bahagi po sa pasimulan po sa Ebanghelyo ni San Lucas ay nakita natin ang isang kapangyari ng tao. Ito po yung bahagi po ng istorya ng kaluluyan na only na pinagkaroon natin kapag kapatahunan ng Kapaskuhan at pagkakanakan ng ating Panginoon sa Kristo. Pero sa Ebanghelyo po ni San Lucas, huwag niyo umaalala na nakita natin yung isang kapangyari ng tao. Siya Augustus. Siya po ay pinanganak na bilang Gaius Octavius noong September 23, 63 BC. Rome of the Roman Republic. Si Rome po ay Roman Republic. Siya po ay sa Roman Republic and later on the Roman Empire mula noong January 16, 27 BC hanggang August 19, 14 AD. So, labing apat na taon po si Jesus nung namatay si Emperor Augustus. Siya po ang tinatawag na First Emperor of the Roman Empire. Hindi mo lahat na naming namuno sa Roma ay tinatawag ng emperor. Dahil sa simula ko ito kay Augustus. At ito na po na ipinakalam natin ang kanyang pangalan noong naming Octavius. Kapangalan ni Augustus. Ito po yung ibinigay sa kanya ng Roman Senate. Alam po yung form of government natin na ay halos lahat ay patong sa Roman Senate at Roman government. Kaya yung bilang isang republic may sinado. So yung pangalang Augustus ay ibinigay sa kanya ng Roman Senate bilang pagkamahalaga sa kanyang mga ipinakitang pangulat ng Roman Empire. Yung mong salitang Augustus ay nanggaling sa salitang Augere, ang ibig sabihin nito, to increase the illustrious one, kung tawagin nila. Kung sa atin, ilustrado. So, kaya po sinabi ng Orgus, very Orgus, yung sabi ng malaki at dumalaki. So siya po ay nagay doon kung tawagin natin sa bahagi ng Roman Empire, ito yung tinatawag nilang Pax Romana.
the peace of Rome. Kasi hindi yung panahon na naramdaman nila ang kapayapaan ng kapulungan ng Roma, bagaman sila ay sumasakop sa ibang bansa, ay ito yung panahon na wala akong civil address, wala akong position sa buong mismo ng Roma o ng kanyang mga itinuturing na mga probinsya na apex na pabansa. So, mahalaga ko yung Tartinos ni Augustus, ng Emperor Augustus. Kasi yung pahagyo na ako sa ito, may tindihan natin na siya yung naglalag ng sinisensus. Kaya kung sa ito may ito sa Lumas, may kita nila na hindi pinaputos ni Emperor Augustus. Bakit? As an angel sa oxygen. Para kung hindi lamang para binangang ang dami ng tao, o rin para tulungan, para maging maayos yung pag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 
po naman natin, hindi naman naman sa pangtas, kasi kailangan ng gobyerno niyan para kumilos. Basta naman ako pinulungsa ng mga nanumulan, kung yan ang pwede sa alos. At ipinakita ko niya, nung panahon na yun, nung pwede sa alos ng taxation. Kaya po, marami siya yung ipinakita mo pag-ayo ng Roman Empire ng panahon niya, kasi naayos yung taxation. Napakaayos yung pagsaka. Nung panahon na niya, ay tayo ang pabayaran at tubos na ang pangalagatan ang hanggang
Ah,
Kasi parang isinilang siya sa Sabat. Hindi doon sa mga haring palasyo na hindi ka pwedeng pumasok kasi wala kang pasos. Wala kang membership card. Ito'y para sa lahat. Kaya kung may sasabi ko na nila na ipapapanin mo, Panginoon, maraming salamat sa gabi. Ipinakita ang mga pagliligtas para sa lahat kahit sa atin. Kumilang tiyatro na po ang bahagi ng pagkakataon na yung pagliligtas ng Diyos ay sabi ko na nakatakot sa katabi mo yung pagliligtas ng Diyos sa katabi mo ito. Kahit na mula sa mga tao ay tinutuloy natin na mas mahaba kaysa sa atin. Bakit? Yun ang imahe na ipinamamahit ng Papa itinanganak sa sarsapa na nakabago sa langit. Without any prejudice. Walang pag-ibig. Kahit sino pwede lumakot sa atin. At bukas para sa lahat, kahit na kung hindi sa mga hindi na naman pala tayo, hindi mo natulad sa iba kapag hindi kayo itago. Tapos sa mga hindi mo na naman, hindi ka pwede pumasok. Sa atin, kahit hindi kayo itago, anybody could let the Lord judge. Bakit? Yan po kasi yung images ng bata, isinilang, sa sarsapa, na nakapalo sa langit. Mahal ka ng Diyos. Kaya isinilang sa sarsapa na nilapang sa lugar, kundi sa sarsapa ng ating mga puso. Ay, ito po yung ating hindi na pagbunin tayo. Ito yung kagalaman ang mga natin kalimutan na yung kapasuma. Nasa kanya ng kapamahal ng Diyos, kaya niyang maisilang sa sarsapa ng Bethlehem. At kaya bang isilang mo, ay atakin na siya yung mag-isilang sa ating mga puso. Na siya magdiriging sa ating pag-alaman. Yung ating pag-alaman mo na pagkakamahuna ng kapasuan, bakit bakit mo na mula? Nabibigay tayo ng regalo, nagpapahal tayo ng pagmamahal sa bawat isa. Bakit? Because God is made man sa ating mga sarsapa, sa ating mga puso. Ang salita na naging tao, na nagbibigay sa ating ng kaligtasan. Kumisang mga ito po na kalipas na ito po ba ako, okay, kasi may mga kumapagin, Father, ay Merry Christmas. Ako sinasabi ko naman sa ito, Happy Christmas, mahal ka ng Diyos. Ibig sinasabi ko na, ang Father, patagal ko na po ba? Yes. But about him, what about those na hindi nila nalalaman na mahal sila ng Diyos? Maraming tao na ang ngayon, akala nila walang nagmamahal sa kanila. Akala nila pinalimutan na sila ng mga tao kanilang minahal. Gawa na kanilang mga mga taong galit sa mundo, gawa ng pangyayari na naging bahagi ng kanilang buhay. Paalala mo natin sa kanila na ito yung minisahe ng kapapapapanganak ni Jesus sa sarsapa na nakapalo sa lampin sa Bente at patuloy na ating pinalaman sa araw na ito. Narod, na makita po natin sa dita ng ating kalagay, hindi pa alam natin sa kanila naman. Ganun tayo na mahal ng Diyos na handa siya isilang sa isang sarsapa sa sobrang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. At yung po yung gawin natin yung pagkasabahan nito. Mahal ako ng Diyos. At nawawala
sino pang makakarapo ngayon sa araw na ito. Maligaya ang Pasko ko sa iyo na. Natulog ng iyong pag at pagliligtas. Manalangin tayo. Panginoon,